aking buhay. Magandang umaga po, senyorita. Nagmamadali ka. Saan ka pupunta? Diyan lang ho sa iba't ibang lugar sa bayan at sa mga baryo, senyorita. Inutos ho sa akin ni senyorita Anita. At saan lugar ka inutusan ng alembong kong kapatid? Sa mismong quarters ko po. Mag-isa ang kapatid ko na pumasok sa quarter mo? Oho. Natutulog nga ho ako eh, bigla niya akong ginising. Napabalikwas nga ho ako ng bangon. Tapos tinawanan pa ako. Tumawa? Bakit? Kasi nakabrief lang ako at kamuntik niya na makita yung kwan. Kung ano? Ikaw nalitin talaga ng kapatid kong yan. Umalembong ba sa'yo ang kapatid ko? Medyo. At ikaw, umalembong ka naman sa kapatid ko? Sana nga ako eh. Pero natanda ko po yung mahigpit yung bilin sa akin. Kaya umiwas po sa'yo na lang ako. Dapat lang na umiwas ka sa pusoy. Hindi lang sa kapatid ko, kundi sa ibang babae dito sa ibabaw ng mundo. Intsende? Opo. Sige, lakad na. Opo. Thank you.
10 taong anibersaryo ng pagkamatay ng asawa ko. Narito pa rin ako at nagmamahal. Nagmamahal sa iyo nang walang hanggan. Ano yung bag ko at saka mga gamit ko? Sunod na, ha? Oo, senyorita. Pa! Ma! Pa! Yeah. Ma! Tama-tama ang dating mo. Mabuti pa yata mag-dress ka na muna. Tapos sumabay ka sa amin sa pagkain. May gusto kasi akong sabihin sa iyo, pa. O, sige, sige niyo! Kasi po yung classmate ko, yabang-yabang, may 50 mil daw po ang halaga ng kwintas niya. Oo. Gusto ko pa, meron din akong ganun. Ah! Pagkili lang sa'yo ng papa mo ng bagong kwintas. Sige na, tumahimik ka. Tumahimik ka lamang dyan, Cecilia. Pabayaan mo yung bata kung anong gusto niya. Ano, ha? Sumusobra niya. Sumusobra? Pabayaan mo siya sumobra. Total pera ko naman ang binibili natin. Hindi mo naman pera. O, sige, sige. Bumili. Bait-bait ka rin ang papa. Bakas ka na, ano? Tingnan mo nga naman yung anak natin. Nakatutuwa talaga. Baby, baby. Akala mo 8 anyos na nilalaro yung lollipop na ganyan. Nakatutuwa. Natutuwa ka pa? O, tingnan mo nga naman. O, bakit? Nakakasuya. Masyadong spoiled. Senyora, saan ko po ba ilalagay itong bagat libro ni senyorita? Gago! Itapon mo! Ibalibag mo yan! Abot arantado at pinalibaga! Hoy! Damputin mo yan! Damputin mo! Ngayon, ilapag mo ng daan-daan dyan. Ilapag mo! Umalik ka na! At ikaw, Cecilia, ilagay mo ito sa kokote mo, ha? Gamit siya na anak ko. Ingatan mo yan! Ang hirap sa'yo, Sir Bando. Masyado mong kinukonsinti ang anak mo. Masyado mong giniginto. Ano? Hoy! Sa ating mga magulang, ginto ang ating anak! Tama. At ito rin ang ibig kong ilagay mo sa kokote mo. Nasa magulang ang kinabukasan ng anak. Sa maling renda ng magulang, mapapalaot sa kasamaan ng anak at sa tama at tsaka magandang kinabukasan nila. Ang hirap sa'yo, Sir Bando. Masyado mo in-spoil si Nanette. Sa kapritsyo niya, sa layaw niya, para kang asong ulong na sunod na sunod. Minamasama mo ang ginagawa ko. Sapagkat mali! Mali o tama! Yan ang gustuhan ko. Kung hindi ako nagkakamali, naiinggit ka, no? Bakit? Wala ba akong karapatang maingit? Wala! Sapagkat ikaw ay asawa ko lamang. Si Nanette ay aking anak. Kaya't huwag mo siyang bibigyan ng sama ng loob. Kapag ginawa mo yan, ako ang makakalaban mo. Ayusin mo ang pagkain. Pronto! Matindi ang pagduduwal mo. Ha? Ma? Kayo pala? Wala ko ito. May kinain lang ho ko sa school. Ha? Nasira ho siguro ang tiyan ko. Ano kinain mo? Dantul po at saka ice cream. Matindi ang pagduduwal mo. Maasim kasi. At saka ang lamig-lamig ng ice cream, siguro nakasira sa sikmura ko.
Kaya nagre-revolusyon ang tiyan ko. Ama, kakain na po ba tayo? Oo, pinatatawag ka ng anak papa mo eh. Ah, sige po, susunod na po ako. Dalihan mo lang at lalamig ang pagkain. Hindi ka kumakain. Kumain ka na kumain. Para tumaba ka niyan, ha? Ayaw ko nagugutom ka. Aha, papa. Silya, huwag ka na kumain. Masyado ka na mataba eh. Tumigil ka. Huwag ka na nga. Aasiwa ako dyan sa paypay na yan eh. Sa kusina ka na. Ubusin mo. Papa, papa. Pia? Ano nangyari sa'yo? Wala po, papa. Anong wala? Parang naduduwal ka nun eh. Kanina pa yan sa kwarto niya, duwal ng duwal, Sir Vando. Mas sinabi ko naman po sa inyo, reason ko eh. Pero hindi ako naniniwala. Ang tingin ko sa'yo, medyo naramdam kang iba. At kung hindi ako nagkakamli, naglilihi ka. Sir Vando, ang inyong pinatest nyo sa akin ngayon ay positive na nagdadalang tao. Tama na po yan. Huwag ka makialam dito. Sino? Kasi yung senyorito eh, ang gusto niyong malaman sa kanya eh. Lalalaman ko. Bakit? Kilala mo rin yung lalaking. Tumulak sa pangalan ko. Opo, senyorito. Sino? Senyorito,
Itong sumira po sa inyong pangalan eh. Ako po. Ikaw. Ginawa mong kasalanan? Nag-traitor ka? Hindi ka traitoran yun, ate. Ang sabihin mo, nakalimot lang si Dad at si Ma sa sarap, sa tawag ng pag-ibig. Di ba may kasabihan na tayo? Pag-ibig. O pag-ibig, pag pumasok sa puso ni naman, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Right, Dad? Andun na ako, Anita. Pero sana, bago sila nakalimot, pinagtapat nila kay Lolo ang lihim nilang pag-iibigan. Papayag naman kaya si Lolo? Eh, driver lang naman nila si Dad. Tsaka hindi papayag yun. Kaya ang ginawa ni Dad, binarurot niya kagad si Mama. Siguro naging katwiran nila. Bahala na. Eh, ate, talagang masarap ang pag-ibig. Diba, Dad? Ang sarap-sarap ng pag-ibig. Ay, ano nga pala nangyari kay Lolo? Sa stroke na yon, namatay ba siya? Hindi. Eh, anong nangyari? Dinalagad namin siya sa ospital para iligtas ang kanyang buhay. Ngunit... Doña Cecilia. Doc? Huwag na kayong mangamba. Ligtas na ang inyong asawa. Pero dinaramdam kong sabihin sa inyo, patay na ang kalahati ng kanyang katawan. Swerte mo, Nanet. Ayon sa doktor, ligtas na ang buhay ng iyong ama. Pero patay naman ang kanyang kalahating katawan. Nagkaganon ang ama mo na dahil sa iyo. Napakawalang kwento mong anak. Ito ang tandaan mo, Nanet. Ano man ang mangyari sa papa mo, gagantihan kita. At ang magiging ganti ko sa'yo, Lintek. Tsak na susugat ng mahapli sa puso mo pagkatapos. Tandaan yan.
paru-paru bukid, nalilipad-lipad, paru-paru bukid. Senyorita? Ha? Abay, sino ka? Ito na ako yung pagkain nyo. Pagkain? Akin? Kain ako? Kain ako! Akin to? Akin to? Akin? Akin? Ito! Ito! Kain! Kain! Sira! Sira! Ula! Sarap! 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 Nita! Ubusin mo muna, senyorita. Talaga? Bibigyan pa ako, ha? Oo. Sarap! 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 Ano ba ang bagal-bagal mo? Kanina pa kami kumakatok! Buti nga, be! Paru-parong bukid! Paru-parong bukid! Buti nga, be! Buti nga, be! Isabel, ipaniklalo ka lokal niyan. Opa, senyora. Paru-paru buki. Bebutinga! Vic, tuloy mo na ang pag-hardin mo. Opo, senyora. Eduardo, panik mo na siya sa kwarto. Sige, senyora. Sandali lang, Eduardo. Balikan mo ako dito, Mami, alas 12 ng gabi. Ho? Eksakto, alas 12 ng gabi. Eh, bakit ho? Inuutos ko. May reklamo? Wala po. Tandaan mo. Eksakto, alas 12 ng gabi. Opo. Lumabas ka na.
Ito na ang pasimula na matagal ko nang binabalak na paghihiganti sa'yo, Servando. Matagal ko nang kinukuyom sa aking kalooban. Ito na ang pagkakataon. Wala kang magagawa. Hindi mo na ako masasaktan. Hindi mo na ako mapagbubuhatan ng kamay. Hindi mo na ako mahahamak. You are not a man anymore. Isa ka ng inutil. Nagkatandaan mo ba? Nagkatandaan mo bang matinding pagkakasala mo sa akin? Nagkatandaan mo ba sila? Natatandaan mo ba? Natatandaan mo? Oye! Ito! May kumakatok sa gate! Tignan mo! Opo! Ano po kailangan niyo, officer? Senyor! Tuloy kayo! Magandang gabi po, senyor. Sino ang babae niyo? Eh, siya ho ang anak namin. Ngayon ko lamang siya nakita rito. Sa Maynila ho siya lumaki at nagdalaga. Iyon nga ho ang dahilan kung bakit ho kami nagkautang ng malaki sa inyong nasirang ama. Dahil ho sa patutusto sa kanyang pag-aaral. Pati ba naman ako, ibig ninyong ulunin? Kinakasangkapan mo ang iyong anak sa iyong katarantaduan! Baka akala mo hindi ko nalalaman ang ginagawa mong pagpapatalo sa sabong at sugal ng daan-daang libong piso samantalang hindi ka makabayad ang utang mo sa akin! Nakalungkat ko sa file ng aking ama na ang lahat ng hari-ari nyo rito, ang lupang ito, at ang bahay na ito ay matagal na namin nailit. Hanggang liig na ang pagkakabaon mo sa akin sa utang, tulume! At naparito ako ngayong gabi upang singiling ka. Kilala mo naman ako sa lugar na ito, tulume. Patas ang aking pangalan at ang aking hatol sa mga tao may atraso sa akin na katulad mo na ayaw magbayad ng utang ay pala. Naintindihan mo, Talome? Opo, senyor. At sa gabing ito, ay matutupad ang batas na yan. At kasunod nyan ay ang aking hatol sa mga taong katulad mo. Kung hindi ka magpapayad ng utang mo, magpapayad ka ba o hindi? Senyor, wala pa po kami magbabayad. Paawa po kayo sa amin. Awa? Opo. Awa? Bakit hindi? Magpuso rin naman ako eh. Diba? At ang sabi ng marami kong kaibigan, mabait din naman daw ako eh. Hindi ba tulumi? Opo. Opo, senyor. Tulumi? Po? Burahin natin lahat ang utang mo. Dito ka mananatili sa bahay na ito. Pero, ang gusto kong ibayad mo sa akin, ay siya. Senyor, huwag ka nang tumanggi, Tulume. Ano ka ba naman? Huwag ka nang tumanggi. Ayaw mo, magiging manugang mo ko. Don Servando, manugang mo, Tulume. At tinitiyak ko sa iyo, paliligayahin ko siya. Lahat ng gusto niya, ibibigay ko. At kayong dalawa, hahaguin ko kayo sa inyong pagiging busamos. Ayaw niyo niyan? Ha? Ayaw niyo? Itay? Inay? Ayaw niyo? Pero... Ano ba naman kayong dalawa? Lahat na lang binibigay ko sa inyo. Kapag hindi kayo pumayag sa gusto ko, masasabugin ko ang utak ng pareho. Gusto niyo ba mamatay? Kung hindi niyo bibigay sa akin ang anak niyo. Ano? Nagsisibing tayo, naalibot na ako. Kung hindi mo lang pinagbanta ang papatayin mo ang aking mga gulang, hindi ako sasama sa'yo.
Kahit pabigay mo pa sa akin ang buong mong kayamanan. Kahit na maglumod ka pa sa akin. Ikaw ang bahala, Susie. Pero tandaan mo ito. Darating ang araw na pagsisisihan mo ang lahat ng ginagawa mong paghamak na ito sa akin. Tanda mo yan. Bahala ka. Redado. Ano oras? Alas 6 ng umaga. Ba't mo natanong hanugang ko? Maganda araw naman. Hindi mo ba nalalaman na this oras pa ngayon itong araw? Napakaga pa! Lahat pa ng tao na tutulog ngayong oras! Ano ba naman kayo? Ang dating gawin ho. Pero? Pero ano naman kailangan nyo? Hindi ba mo kayo may sabi na kapag napakasama nyo anak namin eh, hahangurin nyo kami sa kahirapan, sa pagkabusabos. Eh, wala nyo kami ibang pagkukulang eh. Talaga, sumusobra na kayo! Ang hirap sa inyo, araw-araw narito kayo. May umaga, tanghali, kung gabi, kung minsan, alas mas na madaling araw, narito kayo. May araw pa kayo ng linggo at piyesta opisyal, narito kayo. Ang hirap sa inyo, itong sasabihin ko sa inyo, ha? Ang hirap sa inyo, wala na kayong kinikita, hindi na kayo nagtatrabaho, sige pa kayo na sugal. Ikatulad mo, Inay Maria, ikaw, makakala mo, hindi ko alam ang ginagawa mo, wala ka namang trabaho, madyo ka ng madyo, at ikaw, Utay, tulume! Tulume! Ikaw, karera ka ng karera. Abay, sobra yung ginagawa ninyo. Talagang abuso na yan. Ano ba naman yung diversyon lang namin yun? Matatanda na kami. Diversyon? Matatanda na kayo? Abuso na talaga yan. Blackmail ang ginagawa niya sa akin. Ah, wala. Wala na kayo makukuha sa akin. Ubus na pasensya ko. Wala na kayo makukuha. Manugang, kung ubus na ang pasensya mo at hindi mo na kami mapagpapasensya, balik mo na sa aming anak namin. Mabuti pa nga. Inay! Teka ba na? Pambihira naman o. Kung pera naman ang kailangan niyo eh. Oh, eto. Ayun, kunin mo. Pero... Huli na yan, ha? Talagang wala na kang makukuha sa akin. Huli-huli na yan. Huli-huli na yan. Manuga, baka sa mga bumalik uli, makapanahali. Huwag na! Wala na kayo makukuha sa akin. Umalis na kayo! Sige. Umalis na kayo dito! Wala na kayo makukuha pa sa akin! Mga pwesin! Ganun rin ba, Sir Bando? Nang bago pa lang tayo nagsasama. Ay, mong pinapatay ang aking mga magulang. Dahil nagsasama ka na paiinis sa kanilang mga pagmumulest siya. At tulong sa salapin. Nalaman ko yun dahil sa mga tauhan mo na rin nag-traitor sa'yo. Inaan na matinding sama ng loob ko sa'yo ng tagal-tagal ko nang tinatapos sa akin. Parang may problema ka. Kanina ka pa parang napitigilan. Hindi ka makakain. Ano ang problema mo? Si Senyora eh. Senyora? Kasi bakit? Alam mo, Vic, hindi ko maubos maisip eh. Kung bakit? Ewan ko ba? Alam mo, pinupunta niya ako sa kwarto niya. Mamaya, alas 12 ng ating gabi. Ako na nga ba ko eh. Alam ko matagal na may tama sa'yo, senyora. Kaya yun ang balak mo eh.
pumunta. Alam mo naman, takot tayo sa utos niya. Andiyan ka na pala. Come in and close the door. Halika, lumapit ka rito sa akin. Ang tatinutunan mo yan, hindi ka pa lumapit dito sa akin. Lapit. Subo ka. Ano ka tinitingin mo sa kanya? Kubad. Pero senyora... Kubad! Pantalon. Kubad. Senyora... Kubad! Listen, ha? Ang tagal naman? Ba't tinitingnan-tignan mo pa siyang dalian na? Sabihin mo, susunod na ako. Apo, senyora.
Attorney. How do you do? Condolence, Mrs. Thank you, I'm so sorry. Hindi ko alam na namatay ang asawa mo. Kasi nasa Hong Kong ako eh. It's okay. Maupo ko kayo. Thank you. Care for something? Oh, no, thank you. Siguro naman ho, attorney, natanggap ninyo ang aking message na iniwan sa opisina ninyo, kaya narito. Oo nga, bakit nga ba? Attorney, humigit ko muling eh, alam niyo nang patay ang aking mister. At ang kanyang anak eh, nasisiraan ng bait. Kaya ako kayo pinaparito. Dahil gusto ko na sanang ihanda ninyo ang papeles na nagpapatunay na lahat ng kanyang naiwang kayamanan ay malipat na sa pangalan ko. Naku, Mrs., hindi pwede. Bakit ho, attorney? Bakit hindi pwede? Kasi, Mrs., isang taon na nakakaraan, ang mister niyo nagpagawa sa akin ng dokumento na nagsasaad na kung sakaling siya ay mamamatay, ang lahat ng kanyang kayamanang maiiwan, ayon sa kanya, ang tanging tagapagmana ay ang kanyang anak. Alam niyo, Mrs., may pag-asa pa. Pwedeng mailipat sa inyo ang lahat ng kayamanan. Ito'y kung sakasakaling mamamatay ang kanyang anak. Ako, senyora? Inuutusan niyo kung pumatay kay Nanit? Narinig mo ang sinabi ni attorney. Hindi mapupunta sa akin ang kayamanan kung hindi siya mamamatay. Paano sabihin sa akin na mahal pa rin ang lokalokang yun? Aaminin ko na totoong mahal ko siya. Na may nangyari ko sa amin. Alam ko. Dumintis mo siya. At dahil dun ay naloka siya. At yun ang kinamatay ng kanyang ama. At kapag ginawa ko pinag-uutos nyo, napakasama ko naman tao. At kayo, sarili niyo siyang anak. Hindi ko siya anak! Anak siya ni Servando sa una niyang asawa. Walang kiber sa akin kung mamatay siya. Ang importante, matutas sa akin ang kayamanan. Kapag tinanggap mo ang alok ko, hati ang kita. Kalahati ng kayamanan para sa'yo. Naiintindihan mo ba ako? Napakaabo naman ang utak mo para hindi mo patanggapin ang alok ko. Tatanggapin mo ba? Hindi. Ang dami mo, ate! Kung ayaw mo! Papapatay ko na lang siya sa iba. Thank you.
Labo, dapat mo po. Sarap, sarap, sarap. Sige, di ka patuloy ha. Tabi tayo ha. Patong ka sa akin ha. Hindi na, Nick. Hindi mo ko naiintindihan eh. Nanganganib ang buhay mo dito. Kailangan nilayo kita. Layo ako? Sige, sarap. Halika na. Hindi kita masisisi, Edmond. Dahil hindi mo pa ako lubusang kilala. Ngayon ang nagpapakilala ko. Ako'y isang babaeng hindi marunong tumanggap ng pagkatao. At kilalang hindi ko matatanggap ka na ang taong pinagkatiwalaan ko na ay ang traitor sa akin. Senyora, wala akong balak na pag-traitor lang kayo. Wala? Kung wala, paano siya dadalhin? Sa labas po, senyora. Kasi kapag dito ko po pinatay, baka masakot pa po kayo. Tama. Hindi ko akalain na may utak ka ng balaid ko. Hindi mo siya dadaling sa isla, Pulo. Hindi mo siya papatayin. At dahil mauta ka na rin na, ay dating aksidental na naman pagkakas. Aminin na ito. Na mas mauta ka ako sa'yo. Kapag hindi mo siya tunaw na pinatay, Mabuyo, senyorita. Kapatid mo? Ano yung buho? Sino ka? Hindi ba ako nakikilala? Si Eduardo ho. Eduardo? Siya? Eduardo? Taya! Gutom na ako. Tayong pagkain. Saging mo? Saging, liit-liit. Gusto ko malaki, mataba. Eh, yan lang ko eh. Oh, sige na. Dado, gusto mo? Ayaw niya. Kumakain, ha? Sige.
pagod na. Ako, antok na. Ako, tulog dito. Sige, matulog ka. Ay, bait-bait mo, ha? Ipapatay kita! Sabi naman pala Daddy yung sama ng ugali ni Lola Cecilia. Hoy, sa istorya ni Dad, hindi natin totoong Lola si Cecilia, no? Yung unang ginawa niya kay Lolo, medyo pasable pa ng konti dahil ipinagiganti niya ang pagkakamatay sa kanyang mga magulang. Pero yung papatay si Mama, medyo foul na yun, no? Eh, Dad, ano ba nangyari? Pinatay mo ba si Mama? Tanga! Eh, ate, bakit naman ako naging tanga, no? Alam mo yung utak mo, minsan utak abo. Eh, kung pinapatay ni Dad si Mama, eh di sana hindi tayo naging tao ngayon. Eh nga, no? Nadala kasi ako sa story ni Dad, eh. Very suspenseful. Bobo! Ano, Bobo? Totoo naman suspenseful. Suspenseful, hindi suspenseful. Ganun na rin yun. Lahat ng sinasabi ko, pinupunan mo. Alam mo kung bakit? Tanga ka na, bobo ka pa. O sige, ikaw na. Ikaw na ang pinakamatalinong babae. Talaga? Ah, Dad, ano pa nangyari? What happened next? Okay lang, Utol. Huwag ka matakot. Utos lang ni Senyora yan eh. Ginawa rin niya sa akin yan eh. Di ba? Kumusta lakad mo? Senyora, ito ang tunay na ebidensya. Gamit ni Nanette. Senyora, pangalawang ebidensya. Putol na kamay ni Nanette. Ito, tignan nyo. Kung diskumpiyado kayo, dadaling ko kayo sa kanyang bangkay na iniwan ko sa Isla Pulo. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan ng gato. Naniniwala na ako sa iyo. Sa mga ebidensyang pinakita mo, naniniwala na akong pinatay mga sinanin. I am happy and grateful. Ang hinihintay ko ngayon, ang aking gantimpala, Senyora. Kalahati ng kayamanan ng mamanahin ko? Hindi ba? Yan ang pangako mo sa akin? Eduardo? Kalahati? Milyon-milyon ang mamanahin ko, hahatian kita? Eduardo, hindi ako baliw para gawin ang pangako niyon.
debes 50,000. Talagang hinanda ko to para sa iyo. I think this is enough for the job you've done. Get out. And never come back. Sapagkat nadama ko ngayon na mas nasisihan ako sa nakababata mong kapatid na si Vic. Wala ka sa kalingkingan niya. Get lost. Alam niyo, senyora, sa simula pa lamang, alam ko agad ang magiging trato niyo sa akin. Pero okay lang. Thank you. Good luck sa inyong dalawa. Siya nga pala, senyora. Bago ako makalimot. Ang sabi ni Nanette, hindi raw siya baliw. Parahatihan kayo sa kayamanan ng kanyang mamanahin. Ngunit ito ang ibig kong malaman nyo. Hindi rin ako isang baliw na para patayin ko ang aking minamahal. Siya sa akin. Inilang niya ako. Hindi ako makapapayag na hindi na susunod ang gusto ko. Hindi ako makapapayag na hindi ako makapagigante. Hindi ako makapapayag na hindi mapuntuhan ka ng kayamanan, Ms. Armando. Vic. Senyora. Vic, kailangan kong tulong mo. Ano pong tulong, senyora? Puntahan sila. Patayin mo sila, Vic. Magagawa mo yan, Vic, hindi ba? Alang ka lang sa atin. Opo, senyora. Gagawin ko alang-alang sa inyo. Pero, sa isang kondisyon. Anong kondisyon, Vic? Tell me. Gagawin ko. Hindi, senyora. Ang gusto ko, pakasal muna tayo.
Ma'am Beste! Madaming lano. Ma'am Beste, ba't dyan natutulog si Nanette? Ewan ko. Nung magising ako, wala na siya sa loob. Eh, nung lumabas ako, nakita ko siya sa silya natutulog. Eh, inilalangaw. Eh, di binugawan ko. Eh, ano ba yung dala mo? Galing kay Senyora. Binigay niyo sa'yo? Oo, pero sa bandang huli, ipinagtapat ko na hindi ko pinatay si Nanette. Ha? Huwag na natin pagtalunan yan. Nasisigurado ko na pinasundan ako sa mga bata niya para patayin kami. Talaga? E paano na ako ngayon? E di delikado na rin ako. Paano na ngayon? Ah, okay, mag-alala. Pupunta ako ng bayan para tumawag ng PC para maprotektahan kami. O, ito na yung pera. Sige o, tutuloy na ako. O, sige. Ingat ka, Eduardo. Pero huwag yun hububugawan ng langaw, ha? Eduardo! Mag-ingat ka! Vic, bakit? Kasi si Merite, naalala ko. Nung maliit ka pa, ako na nag-aalaga sa'yo. At ngayon, magiging napakasakit kung kailan ka pa gumaling eh. At saka pa mangyayari ito. Mangyayari? Ano mangyayari, Vic? Kagabi, ibig kong malaman mo. Pinasal na kami na yung mama kagabi. At ang misyon ko, para patayin ka. Rita, dinaramdam ko. Thank you.
Vic? Hindi ko sinasadya. Vic! Vic! Natin ang mga ito eh. Please, Ma! Nilalakan niyo ako! Luhira kayo! Bukutuin ko kayo! Pabalik! Ma! Matapos mangyari ang lahat ng yan. Ikinasal kami ng inyong mama. Ang unang hakbang na ginawa niya, ibinenta niya ng lahat ng ari-arian niya sa lungsod at ibinili ng malalak na lupa dito na kung saan dito na kayo ipinanganak at dito na rin namatay ang inyong mama. Bakit? Kasi ay pity talaga mama eh. Heroy mo naman. Sinaktan na nga siya ni Cecilia yun. Nag-cry pa siya dito bago siya namatay. Pero kung ako nasa lugar ni mama noon, hindi ko siya iiyakan.
Naiiyakan ko siya, duduran ko siya, tatadyakan ko siya, ano? Yan ang pagkakaiba mo kay Mama. Si Mama, mabait. Ikaw, maarte ka na, malandi ka pa. Malandi man ako, at least lantaran. Hindi ka tulad mo, pakilos-kilos Pino, pero ang totoo, nasa loob ang kulo. Anong kulo? Yung gumagawa ng patraidor. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Aba, huwag kang gaganyan-ganyan. Meron akong pruweba, meron akong katibayan tungkol sa masama mong ugali. Huwag mo akong pinagsasalitaan ng ganyan, matanda ako sa'yo. Hindi, traitor ka eh! Anong katraidoran? Yung ginawa mo sa aming dalawa ni Christopher! Sino? Si Christopher mo? Oo! Aral sa eskwelahan ninyo? Oo! Kaya ako ginawa sa'yo yun. Dahil gusto kitang protektahan. Isa siyang pusakal! Drug addict! Protektahan? Anong klaseng pagpoprotekta? Sinungaling ka! Ang sabihin mo, lihim ka may gusto sa kanya. Hindi ka nga lang niya gusto, at akong pinatos niya. Kaya nanggagalaiti ka sa galit mo. Napakasinungaling mo, tsaka pinagkakalat mo, na drug addict si Christopher, hindi totoo yan. Sinungaling ka! Pamayan! Mas masarap ako, magpapanatang kayo. Wala ba kayong respeto? Nakita mo naman, Dad, siya ang unang pumanat sa akin eh. Paano hindi kita babanatan kung ano-anong maling paratang ang binibigay mo? Totoo naman lahat yun ah. At kahit kailan, hindi mo talaga aaminin sa harapan ni Daddy ang katotohanan. Gusto mo talaga? Sige! Subukan mo! Nang masubukan mong kontrabanat ko sa'yo! Tama na sabi! Sa harapan ko, nag-aaway na kayo. Magkapatid naman kayo ah. Mas worse siguro kung wala ako sa harapan nyo. Para kayong mga asong pusa. Dapat magmahala kayo. Ah, Senyorita Anita, nandiyan na ho silang lahat sa labas. Sino sila, Leo? Ah, Kwan, Dad, mga classmates ko po. Gusto pong mag-celebrate sa swimming pool, hindi ko pa po nasasabi sa inyo. Blowout mo? Hindi. Bakit hindi ka nagpaluto kahit konti para sa kanila? Eh, hindi naman mo kailangan kasi may dala naman po sila. Sandali lang po. Excuse me. Hello? Leo? Senyorita? Kanina umaga ka pa umalis ah. Bakit ngayon ka lang dumating? Eh kasi, Senyorita, isa-isa ko pang inabisuhan yung mga kaklase ni Senyorita Anita. Eh, yung distansya ng mga bahay eh, ang lalayo. Tsaka isa pa oh, yung birthday celebrant. Ang sabi po eh, gabi pa naman ang okasyon, ang kasiyahan. Eh, maghintay na lang daw po ako. At sabay-sabay na kaming pumunta dito para hindi daw sila mawala. Okay naman pala eh. Senyorito? Senyorita? May pag-uutos pa ho ba kayo? Wala na, Leo. Sige, pahinga ka na. Mamaya, pagkatapos ng party, papahatid ni Anita yung mga classmates niya. Alis na ho ako. Ikaw? May uutos ka pa ba kay Leo? Hindi utos, Dad. Mando. Ikaw, Leo. Baka kung anong maaaring kalaswaan ang gawin ni Anita at ng mga classmates niya sa swimming pool. Ang gusto ko, pagkagaling mo dito sa bahay, dumiretso ka na sa quarters mo, ha? Magpahinga ka na. Incentes? Opo. Sige na. Balay ka, tanak. Parang di yata tama minamando mo kay Leo. Ano hindi tama, Dad? Yung pagbabawal mo sa kanyang manood ng kalaswang ginagawa nila Anita sa swimming pool. Sa matigas mong mando, para mong sinusuwetong pagkalalaki ni Leo, ah. Hindi ko gagawin yan, Dad, kung walang dahilan. Anong dahilan? Dahil sa ikaw ay senyorita niya? Ganun ba? Isa yan sa mga dahilan, Dad. Pero ang pinaka-importante at pinaka-mahalaga sa lahat, si Leo ay lihim kong katipan. Buti hanggang maaga'y malaman mo at magtapat ako. At huwag mo kong uutusang putulin dahil sumunod lang ako sa yapak ni Mama na umibig sa isang driver. At ang driver na yon ay ikaw. Hindi ba, Dad?
At ito ay isang babalatan. Ang sino mang maging balaki sa lihim naming pagmamahalan ni Leo ay papatayin ko. Patay ang ipaglalaban ko sa katapatan ng pagmamahal ko kay Leo. At dahil ibig kong malaman mo, buntis ako sa kanya. Senyorita, bakit o? Tapos na ho ba ang party? Ihahatid ko na ho ba ang mga bisita nyo? Ah, hindi, Leo. Kasalukuyan pa silang nakalimimot sa sarap ng pag-ibig. Ako lang ang ihahatid mo ngayon. At alam mo ba, Leo, kung saan mo ko ihahatid? Sa langit. Leo, ang sarap pala nitong si Leo. Ah, Leo, pwede mo bang ihatid si ate sa langit? Bakit mo nagawa to sa akin? Bakit? Anong ginawa sa'yo? Ba't nang gagalaiti ka na naman sa galit? Leo, hindi mo pa ba ipinagtapat sa kanya? Senyorita, hindi po ba mahigpit na mahigpit niyo pong ipinagbilin sa akin na kahit kanino hindi ko pwede sabihin ang lihim na relasyon natin? At ano pa ang mahigpit kong bilin sa'yo? Huwag ko ha. Huwag ko pong papatusin ang kapatid nyo at saka kahit na sino pong babae. Pero bakit mo siya pinatos? Kasi na... Gusto mo rin! At ikaw, malandi kang babae ka. Siguro kinatikano. Kaya pati siya pinagsagaan mo. Ano masama doon, ate? Babae naman ako, lalaki naman si Leo ah. At saka isa pa, sinabi ko naman sa'yo, lantaran ng kalandian ko, hindi katulad mo. Ayan, katibayan na naman na nasa loob ang kulo mo.
May relasyon na pala kayo nitong si Leo. Inilihim mo pa. Pati si Dad trinagdur mo. Oh!